Paalis na sana tayo nang mapansin ko na may kakaiba sa ating dashboard. Pag-start ko kanina, nakita ko meron ditong lumabas na warning sign nung timing belt. Ang natatakbunan ni Beo ay 106,000. Kaya naisip ko na dapat ang palitan talaga yung timing belt. Kasi yung iba, 80,000 lang nagpapalit na. Kaya bago tayo mag-camping, ay papapalitan na natin kay Berto yung timing belt. Papunta tayo ngayon ng Malolos para bumili ng timing belt at brake pad. Naisip ko kasi na palitan na rin pati yung brake pad sa unahan para mas safe yung magiging biyahe natin sa North Loop. Diyan tayo bibili kay Allen Auto Supply. Kakilala ni Berto yung may-ari niya sa mga stop. Baka naka-ano ka pa? Naka-live ka. Eh, tropa ni Boss Berto. Kumusta pare Goy? Saan ka sa muna dyan? Saan ka muna ako. Ay, papits! Shoutout nga pala sa Santos family. Pakaluyan na ako. Bro, bigyan alam ang discount dyan? Discounted pare, 6-5. Discounted. Titignan ko pa total. 4, 5, 6. 5, 9. So, naka-discount tayo. Discount pare. Tropa bang kate? Tropa. Ano bro? Thank you. Papunta na tayo ngayon kay Berto. At ipapakabitan natin tong nabili natin. Pero bago tayo pumunta kay Berto, ipapa-car wash muna natin si Beo. Dumi bro ano? Yeah. Oo. Puro putik yan eh. Ingat! So, habang kinakarawa si Beo, punta muna tayo dito sa tindahan namin sa nanay ko. Sa Litas Kusina. Ayan. Kaya madalas ako dito nagpapakarawas. Kasi katapat lang ng tindahan namin ng Litas Kusina at ng Jealous Buffet. Tausan yung nagamit na gastos natin. So hingi tayong pera dito kay mama. Kailangan mabalik yung pinambili natin. Ma? Ma? Tulog ba? Kasi po. Ma?
Hihingi akong pera kayo. Ma! Teka! Nakaano ako? Malaki na gastos ko dun eh. Malaki na gastos ko ngayon. Kaya naman. Malungkot ako. Ano mo ba nanay na mahal na mahal kita? Naku, mahalin mo naman eh. Si nanay lito. Ay, mahal na mahal kita. Alam mo ba, mahal na mahal kita. Mahalin mahal mo na yan. Mahal na mahal. Sige na. Naka ano ako eh. Naka 6,000. Kaya naman 2,000. Ay, sinabi na nga. Ba't mahalin mahal na yan? Sige na. Magay ka na lang. Hi mga kalangkada. Ito po ang nanay ko. Medyo tayo 2,000 na ibalik yung ano. Goal ko ano. 4,000 na lang kailangan mabalik natin. Thank you nanay. Nabudula naman natin ang nanay ko. Hindi, mabait po talaga itong nanay ko. Mahal na mahal ko po yan eh. Diba? Nay, I love you nay. Ma, thank you ma. I love you. Sinabi ng mahaling mahal na yun. I love you na. Mahal daw yung I love you natin mga Daban Cats. Ma, pwede kong kumain. Kain ako ha. LTV. Order tayo ng LTV. Saka hingi na tayo ng pera kay mama. Hello. Hello. Order ng isang LTV. Masarap ba yung LTV nyo rito? Siyempre. Pag hindi masarap, sasoli ko ha. Oo, oh, sasoli. Ano, seryoso ba? Oo nga, isang LTV. Dine-in, ba tayo maniwala? Ayun po si Angge. Angge, hi ka dito. Hi. Hindi na akong gabayad ha. Wala akong pera. Kaya ano number namin dito? Karton lang. Kasi dati, ang number namin dito, may pinagawa ko na stainless saka acrylic. Inuwi ng mga customer. Saka yung ganito. Minsan nakawala yung toyo. Tapos yung patis. Inuwi nila. Ito na ang ating LTV. Masarap ba to? Sarap yan, mamimiss to ni ano, namimiss na to sigurado ni Jello Binta saka ni Boy First Time. Ito yung LTV namin yan, Lugaw, Toko at Baboy. Isa to sa bestseller namin dito mga Daban Cats. Yun, malinis na si Beyo. Oh, ganda. Linis na. Papunta na tayo kay Berto. Buti saglit lang natin napalinis si Beyo. Buti walang ganong customer yung car wash. At kagandahan, malapit lang yung car wash dito sa shop ni Berto. Space ba tayo? Ayun, ay wala. Saan tayo? Ay, ito, pwede na to. Yon, ready na, Berto? Ready. Malamig na yung engine. Malamig na yung engine. Simulan na natin siyang operahan. Ano yung pagkakaiba ng tol sa ano? Sa ibang van? Ito kasi, yung ano kasi niya, ang timing, ang connector lang ng timing belt niya is camshaft, tsaka pressure pump. So, hindi mahirap palitan ng timing belt ang ano? Basta lumabas ang yung mga makinang tinatawag na 1GD, 2GD, yan, yung madadali na yan. Pero yung mga old model? Medyo madugo. Madugo. Daming kalasin. Yun pala kaganda sa kagandahan ano, pagka medyo model na yung sakit. Oo. Oh, kaya lang.
napaka-pricey lang ng presyo. Pero okay lang yun, 5 taon. Eh, sulit na. Sulit na, di ba? Buti nga, nagparamdam yung timing mark mo. So ayun mga kabangkada, natanggal na ni Berto yung ano, timing belt. Tapos ito yung bearing na bago. Ito yung auto tensioner. Ito yung auto tensioner. Sabi ni Berto, okay pa naman daw to. Pero bumili na rin tayo ng bago. Ito yung bago na auto tensioner saka yung bearing. Para isang set na siya na papalitan. Tapos ito yung ating bagong brake pad na Bendix. Berto, okay yan? Oo. Assemble na yan. Assemble na. Kakabit na ni Berto. Ito ko lang natin. Tingnan natin siya ng mark. Ito pala yun? Ito? Yung bearing na ano? Oo. Ito yan. Kukunin mo yan? Kukunin mo ito. Ito. Itong pinaka-kakabit. Buti na lang, meron tayong Berto. Paano i-reset ang timing belt? Yan ito, Tol. Importante ba yan? Oo. Lagay mo na natin sa 3P. And then, off. Ah, yung off ba yan? Off. And then press again. Ilaw yung timing belt. Ah, ilaw yun. Yan, yeah, now on 15. Dali 15 na yan. 150 kilometers. 150,000 kilometers yan. Naka-set na ulit sa ganun yan. Then pipindutin yun eh, reset natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. And then, long press. Ngayon ka lang nalaman yan, Berto. Okay. Wala. Okay na. Nag-0-0 na, no? Good. Ganyan natin yung uli sa Odo. And then, start. Baka, Berto, yan. Set na uli siya sa 100. Pero hindi na natin papabutin sa 150. 100 lang. Palit na ulit. Yun, mga kabangkada. Secure na sa engine. Baka hindi natin masabi. Misan, nababasa siya. Oo. Nangis o nababasa ng tubig na hindi natin masabi na kumahari 100,000 kilometers. Okay, pwede na palitan. Welcome sa panibagong kabanata ng ating van life. Ngayon ay papunta tayo sa Maragondon, Cavite. Dahil meron tayong nakitang isang campsite doon na pwedeng-pwede nating pagkalmahan. After ng mga nangyari sa atin itong nakarang araw, kay Beyo, alam niyo naman na dami natin pinalitan dito na paghahanda natin sa North Lobe. Ngayon ay kakalma muna tayo at samahan niyo ako mga kabangkada. Ay, gano'ng karami yung 100? Ito sir, 114 siya. Ilan to? 114 na 100. Hindi, dito. Dito ilan tayo siya, 200. 200? Oo. So, dahil nasa Cavite tayo, at maraming tahong dito sa Katalaba, yun ang ating gagawing hapunan mamaya.
Mga kabangkada, nandito tayo ngayon sa bayan ng Maragondon sa probinsya ng Cavite at isang na namang campsite ang ating natagpuan. Tingnan nyo mga kabangkada, ang lawak ng campground. Tapos na rin tayong makapag-setup. Simpleng setup lang naman yung ginawa natin ngayon. Hindi natin kailangan ng magarbong setup para mabilis magligpit. Minsan nakakatamad din magligpit pagka full setup yung ginagawa natin sa outdoor kitchen eh. Ang nagustuhan ko dito sa lugar na to, yun nga, napakalawak, tapos sobrang tahimik. Pero dahil amihan, malakas yung hangin ngayon dito. Sigurado mamayang gabi ay manginginig tayo sa lamig. Tapos mamaya, na bago magdilim, puntahan muna natin yung ilog. Meron sila ritong pinagmamalaking river na part ng property nila ng campsite na to. Yung campsite nga pala na to ay green pasture campsite dito sa Maragondon, Cavite. Isa 'yun sa pinupuntahan daw dito, yung river doon sa baba. Syempre hindi natin papalagpasin yung pagkakataon na puntahan niyo. Sa ngayon, matutulog lang ako. Papahinga na tayo ng konti tapos i-explore na natin yung river. Nakapagpahinga na tayo. Ngayon ay pupunta tayo dun sa may ilog. Alas 2 na ng hapon. Kailangan hindi tayo gabihin dun eh. Dahil wala namang ilaw dun. Kaya saka baka tayo ay kuhanin ng wik-wik. Kaya puntahan na natin habang maaga pa. Ito yung daan papunta sa ilog. Tapos dito rin yung CR. Ayun yung CR nila. Tapos dito yung sa caretaker na sobrang bait. 5 minutes yung lakarin papunta sa ilog. So susubukan natin na hindi hingalin. Pero ngayon pa lang hinihingal na ako. Tapos meron akong napansin dito mga kabangkada, tignan nyo. Meron sila ritong native na baboy. Ito oh. Ito yung alaga nilang native na baboy. Ano ito? Baboy ramo kaya ito? Malamang ito yung baboy ramo na tinatawag. Pero walang sungay. Alam ko sa mga baboy ramo may sungay. Good luck sa atin. Sa 5 minutong lakarin papunta sa ilog. Tapos yung mga mangga dito, nilagyan nila na ng balot. Pero mamaya hihingi tayo. Nagkakalaglag na eh. Ah, piko. Piko to. Yeah. Medyo maliliit pa.
Siguro dahil malakas nga. Eh, ito nalaglag, oh, sayang to. Makukuha to mamaya. Balikan na natin to. Lakas ng hangin. Pababa talaga yung daan. Ang mahirap dito, yung pabalik sigurado. Sigurado pagod-pagod tayo dito. Mamaya pagka pabalik. Brownie, mauna ka. Diyan sa ilog. Oh, wala. Nasaan ang ilog? Tama ba itong dinadaanan ko? Ah, buti alam ng aso. Nauna yung aso. Medyo malayo na yung nilalakad natin. Yung dalawang aso na kasama natin ay nawala na. Ganun yun po. Masukal. Ay ko. Pero meron naman. May naririnig na akong agos ng tubig. Ayo. Ay ko. Medyo matarik. Ah, yun na. Ayun na yung ilog. Ay ko, medyo matarik lang. Wow, ganda. Saka malawak. Ba't pala dinala ko yung drone? Wow! Ang luwag, oh! Pwede rin pala mag-camping dito. Ayun yung mga bato. Parang rock formation. Tapos may bakas na may nagsiga dito. Tara! Maligo na tayo. Napakalamig ng tubig. Dep, ready natin palalagpasin ang maligo dito. Tara. Tingnan, explore natin 'yung lugar, mga kabangkada. Sayang, hindi ko na dala 'yung dive case ko. Jesus loves you. Hay, nakalagay. Ay, marami na pala lang nagpunta rito tapos mga nag-ano nang ukit ang pangalan nila. Which is mali. Hindi ko na-expect na merong ganito sa Maragon dun. Na ganito kaganda. Tingnan nyo mga kabangkada. Sarap. Sayang, hindi natin dala yung drone. Ah, hiningal tayo. Pero sulit naman. Sulit naman sa ganda. Kahit tayo yung napagod sa paglalakad. Sulit naman. Sarap, ang lamig. So, ayan.
Nakapagbanlaw na tayo. Grabe yung lamig ng ano, ang tubig doon sa ilog. Ngayon, mag-prepare na tayo ng ating hapunan. Ito yung nabili natin kung kanina. Isang kilo lang yung ano ko eh, yung binili. Pero dinagdagan ni ate. Pagka pala vlogger, dinagdagan. Dalawang dakot lang yung dinagdag ni ate. Papakuluan lang natin siya, pabubukahin natin. Tapos yeah, isa-isa natin tanggal para gagawin natin siyang ano, adobong tahong. May dumating na mga nakamotor.갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매
매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 안 보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 'Yun mga kabangkada. Sakit man. Naka-set up na tayo. Eh kailangan nating mag-pack up. Talagang tinapos ko lang yung pagluluto ko para kasi yung iba sa inyo ginagaya yung recipe natin kasi ayoko naman na wala yung itong vlog natin ngayon eh wala akong maipakitang recipe sa inyo na lulutuin ko sa campsite. Pero narinig naman siguro kanina habang kumakain tayo ay maraming tao na dumating at medyo maingay. Kaya nagpasya na ako na umuwi na lang. Kasi sa mga nakakilala sa akin, alam naman nila na hindi ganun ka taas yung tolerance ko pagdating sa maingay sa campsite. Hindi naman ako nagagalit doon sa mga dumating na mga bagong dating na mga guest din. Hindi rin naman nila alam na nandoon tayo na nagbo-vlog. Kaya lang hindi pa sila nakainom pero maingay na. Eh pagbatmer kung ano, uminom pa. Mahirap na. Kaya ako na lang din yung nag-adjust. Ako lang nagpasya na sabi ko hanggang dito na lang din ako mag-overnight kasi sigurado ako na hindi ako makakatulog kapag ganun karami ang kasabayan ko sa campsite at ganun kaingay. Alam ko na yun, 100%. Kaysa naman sa madaling araw pa ako, alang-aning oras ako umuwi mag-pack up, eh nakapag-set up ako ng side owning. Kaya sabi ko, habang maaga pa, eh umuwi na lang. Pero, ganun pa man, naging masaya naman yung ano natin, yung araw na to. Dahil maganda naman talaga yung lugar. Tapos ang kagandahan, napuntahan ko na yung ilog. Kung ang plano ko pa naman, kinabukasan na, bago pagkatapos ko mag-breakfast saka ako pupunta sa ilog. Ayun, buti na lang nakapunta na kagad tayo sa ilog para na-explore naman natin yung lugar. So, ayun mga kabangkada, hanggang sa susunod po na vlog natin. Siguro mga dalawang vlog pa tayo tapos magno-north loop na tayo. Ayun, maraming salamat po at mag-ingat po kayo palagi.